kaso nakatulad na ito. At kailangan maging handa tayo sa mga posibleng mangyayari. Dahil hindi lamang pagsasaya ang dapat iniintindi natin kapag nagbabakasyon. Pwede kasi magkaroon ng emergency. At kung merong emergency, kailangan talaga handa tayo na maipaalam sa iba na nangangailangan tayo ng tulong. So, ang topic natin today is about emergency signaling devices na common lamang na makikita natin. Isa na dyan yung ating mirror na meron naman lahat. Light whistle, flashlight, at iba pa. Actually, yung damit na tulad ito is also a emergency signaling device. So, for this episode, ipapakita natin kung paano ito ginagamit. Although ang karamihan sa atin, ang iba siguro sa atin, alam na ito, especially yung mga dumanas sa Boy Scouts at GSP at kahit din sa ROTC natin. Pero kapag hindi natin ito pinapractice, nakakalimutan. So itong for summer na ito, maganda mapractice natin yung paano gamitin yung mga emergency signaling devices na common lamang sa atin, na madalas nasa everyday carry natin. Yung first item po, yung mirror. Yung mirror na to, nakuha lang po namin ng libre nung bumili kami ng eyeglasses. Pero napakatibay niya kasi bakal yung kanyang covering. So kahit ihulog mo siya, matibay. So regarding po sa mirror, naalala niyo po, kung maalala niyo, sinare ko yung news about yung isang repairman ng mga boat doon sa Caribbean. Nawala siya for 24 days eh, kasi inano ng hangin yung boat na nire-repair niya. Tapos nag-survive siya, na ketchup lang kinakain niya for 24 days. Tapos na nangyari, gumawa na siya ng maraming emergency signals. Nagsunog siya, nag-sindi siya ng fire. Tapos naglagay na siya ng malaking, nag-carve na siya ng malaking sulat na help doon sa isang part ng barko. Pero hindi pa rin siya nakita talaga. Hanggang naisipan niya, mirror na gamitin niya. So nung ginamit niya po yung mirror, nakita ng mga piloto ng airplane. Pagdaan isang beses, bumalik para sa kanya, tinignan uli siya, yung pala, nire-report siya sa Navy na kailangan meron kayong tulungan na tao dyan na nawawala, na stranded dun sa boat niya. Ayun po, kaya after nun, pagka nung na-rescue siya, malaking pasasalamat niya sa piloto sa mga Navy na nag-rescue sa kanya. Tapos syempre po, yung whistle, kasi mas madali mag-whistle kaysa sumigaw. Third item po na pwede natin gamitin, yung flashlight. Maalala nyo po yung panic room na palabas. Meron po isang eksena doon na sobrang desperate na nilang makahingi ng tulong sa kapitbahay. Nagsisignal sila dun sa kapitbahay na gamit yung flashlight. Tapos actually, parang may sinabi pa doon na sinabi nila, sana Boy Scout yung, or former Boy Scout yung nakakakita sa kanila, dun sa kanilang signal. Para maintindihan na kailangan nila ng tulong. So, kaya lang, ang nangyari, hindi talaga naintindihan. So, hindi sila natulungan ng kanilang kapitbahay na nakakakita ng signal nila. So, yun po. Sa atin, kapag meron po tayong nakikita na SOS signal, especially tatlong mabilis, saka tatlong mahaba, yun po. Merong isang nagsisignal po sa inyo na kailangan niya ng tulong. Ano na po yun? SOS signal na yun. Yan. So, yun po. Tapos syempre po, kapag nag-outdoor tayo, mas maganda kung makikintab yung mga damit na gamit natin. Especially yung orange color. Kasi mas visible yan sa mga, kung kailangan mo ng, kung hinahanap ka at nire-rescue ka, mas magiging visible ka kung naka-orange ka. Mas madali kang makita actually. Kasi you become the signal. Yung katawan mo na yung nagiging signal kasi nga nakadamit ka ng orange. Tapos syempre, pwede mo siyang gawing flag. Para pwede mong iwag-iway para makita ng mga boat na dumadaan or ng aircraft or ng mga tao na dumadaan. Ayan po. Tapos, yan po, yung makikita nyo sa video, nasa taas ako ng bundok, iwinawag-iway ko ang orange color na actually long sleeves ko yan. T-shirt ko na long sleeves. So, yan po. Pwede nyo kasi siyang gawing flag. Tapos, mas kitang-kita mula sa baba. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo suportahan ang channel na ito, pwede niyo pong i-share at i-like ang video na ito. At syempre, pwede niyo i-